warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito na lang natin at meron ho nag-send doon sa amin isang concerned citizen mula ho dyan sa bayan ho ng Silang, Cavite. Eh siguro familiar ho sila at dito ho sa program ho natin. Madalas ho natin makausap si Mayor-elect Kevin Anarna. At siya ho yung nanalo bilang mayor at yan ho sa bayan ho ng Silang, Cavite. Ngayon, yung pinadala ho sa aming info mga kaibigan at kanina hinahanap ho namin yung buong detalye at nakuha ho namin at nag-file pala ho ng election protest yung natalong mayor. Yung nakaupo hong mayor ho ngayon na si Mayor Omil Poblete. Natalo ho siya at nag-file ho siya ng election protest. Ang siste at ibinasura agad ng Korte yung kanyang election protest. Sa madaling salita, hindi ho pinaniwalaan yung kanyang hinain na election protest. Lumalabas ho tuloy na kahiyahiya yung pagkatalo ni Mayor Omil Poblete. At pinipilit umano ng dating mayor na hindi daw ho siya natalo. Base ho yun dun ho sa kanyang mga taga-suporta. Pero kung eleksyon ang pag-uusapan, eh kumbaga nagsalita na ho ang taga-Silang, Cavite na ilang dekada na ba, di ba? Ilang dekada na nakapwesto. Kumbaga yan, nakaupo ho dyan sa bayan ho ng Silang. Eh kasi base ho dun sa nakuha ho naming datos mula ho dyan sa Silang, eh nakakuha ho ng 62,478 ho na boto. Laban ho kay Mayor Omil Poblete na nakakuha lamang ho ng 52,071. Sa madaling salita, para mas madaling maintindihan ho ng taga-Silang, Cavite, nasa 10,000 ang nilamang ni Mayor-elect Kevin Anarna. Kaya yung kanyang election protest, nagsalita ang PPCRB. Ang paniwala ho ng PPCRB na wala ho silang nakikitang naging pagkakaiba doon ho sa mga election return o yung vote counting machine ho ng COMELEC. Sa madaling salita, ang taga-suporta ho ni Mayor Omil Poblete, kailangan na ho kayong mag-move on. Meron pa naman hong 2025. Kumbaga 3 years, sandali lang ho yan. Konting bakasyon, tapos konting pagtulong pa rin ho kay Juan de la Cruz at election ho ulit sa lokal. Ganun lang ho kadali. Insisti ho kasi marami pa rin ho naniniwala na nagkaroon daw ho ng dayaan. Paano ho magkakaroon ho ng dayaan? Sige nga, ito sabi ho ng isang ating televiewer. Abay Karix, nakatutok at nakasubaybay ho kami dito sa bayan ho ng Silang. Nasa kanya na ho ang presidente. Na kay Mayor Omil na hong gobernador, ang congressman, pati ho yung mga barangay captain at konsehal. Sa ganung pagkakataon, siya pa ho ba'y nadaya? Siya pa ho ba'y nadaya samantalang siya ho'y nakapwesto? In fairness naman at marami din naman ho nagawa ho si Mayor, dyan ho sa Silang, pero panahon na ho para ho magpalito kami ng bagong nanunungkulan. Ha? Nakakatuwa naman, Garex, para ho dun sa mga senior citizen na nag-umpisa na para kunin ang pangalan para ho dun sa mga pangakong pensyon. Ito ho yung mga ilang teksto na binabasa ho natin. Madalas ho naming makausap po kasi kaya interesado ho kaming bigyan ho ng pansin ho yan. Yung usapin ho dyan sa bayan ho ng Silang, Cavite. Ha?
Siguro sa mga susunod, sikapin ho nating makausap ulit, ah. Si Mayor Eleka at ano ba ho yung kanyang ipinangako diyan sa bayan ho ng Silang Cavite, ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Reaper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air.